Hello everyone. Kita niyo ba ako? Live tayo. Kita tayo sa kusina para magluto. Yan, nandito na ako sa kusina. Saglit lang po. Meron na akong ginagawa dito kanina. Kaso tumunog yung telepono. Kaya nahinto. Ayan, tutuloy ko na lang yung ginagawa. Ayan, meron tayo ditong itlog. Meron ginisang sibuyas. Ginisang bawang. At meron akong inihiwang ampalaya. Yan, ang kakainin namin ni Lola. Masyado bang malayo? Eh, kasi mamaya. Hihirapan naman ako. Eh, lapit natin ng konti. Walang ulo. Wait lang. Labang ulo. Eh, paano? Yan. Hindi, puro ulo ko lang din. Anong kaya ako matututong gumamit nitong tripod natin? Yan. Okay na. May ulo na ako. Hello, anak! Nakita mo ako? Welcome! Welcome sa aking channel, sa aking live stream. Luto ako ng ampalaya. Ulam namin ni Lola. Tingnan ko magtiwa. Kumusta dyan sa inyo na? Wala bang bagyo dyan? Dito, malis na yung bagyo. Pero ano, malamig na. Lapit na ako sa pool. Sige natin, konting asin ang ating ampalaya. Konting daw, pero parang ito. Kita ba? Ang aking ampalaya ay pinapatalon-talon ko sa aking back. Ring the bell of Pinay. Pinay lifestyle in Taiwan. Hello na! Kumusta dyan sa lugar nyo? Hindi ba bumabagyo? Hindi ka ba busy? Umpisahan na natin magluto. Sana naman natin iikot ang ating camera. Sorry.
ating camera ay paikot-ikot. Okay. Ayan. Kita na yung kaldero. Buti naman. Kita yung kaldero. Nakita? Pag naman tinaas ko, hindi nakita. Pag naman binaba, paano na? Ayan, ayan, may ulo ko, okay. Uling ko lang yung kanin. Tatangag ko yung kanin. So, para sa ating itlog. Ayan. Wala na akong ulo. Kasi, para makita yung itlog. Ayan, ito. Meron akong itlog. Hindi ako yung may itlog dito sa bahay. Ayan, itlog. Itlog. Natin ang mantika. Ito asin ni Amo. Pero patis gagamitin ko. Mas masarap patis. Ayan. Patis. Ang patis. Saan natin yan? Ako. Tayo natin to kasi mamaya tatalsik ng mantika. Hello, Bernadette! Nakita mo ako? Hello po! Kay Bernadette sa bukid ni Kuya JM. Welcome sa aking live. Ayan, ako kukulong na yung tubig. Lipat natin dito para malapit sa camera. Ayan, lalagay ko dito yung aking ampalaya. May asin yan. Para hindi masyadong mapait. Lapit nga natin konti. Ay, kita naman. Ako nga lang hindi kita. Yun na lang yung gulay. Nandian lang natin ng konti. Ang daming mong invite na. Hello kay Lunlun GT. Ano ba? Bisaya? Lunlun GT. Park Min Bell. Ring the Bell of Pinay Lifestyle in Taiwan. Cedric GT. Hello, hello sa inyong lahat. Oo nga eh. Ang dami. Isang pamilya. Salamat sa family niya. Mamaya. Mamaya. Bernadette, bigay ko sa iyo pangalan ni ano? Ni inaanak ko para add mo din siya. Para madagdagan yung friends natin, si
Pwede mo siyang i-add. Andiyan siya. Mamaya, bigay ko sa iyo yung pangalan niya. Oh, ngayon na. Ano? Yung ano, yung main channel niya. Main channel niya is Pinay Lifestyle in Taiwan. Dali naman hanapin, di ba na? Ayan, luto na. Malambot. Luto ko na para aray, ang init. Sorry. Para hindi mapait, ganun ang ginagawa ko. Lagyan ng asin, tapos, ayan, pakulukuluin, tapos, ano na, alisin na. Aray, ang init mo, napasok ako. Ang init ng handa ng aking kader. Ayan. Tinapon ko lang naman yung tubig. Ayan. Mainit na yung ating kawali. Mag-iingay na tayo ang ating exhaust fan. Beep, beep, beep. Sige, Bernadette. Busy ka lang. Salamat sa pag-busy, ha? Lagyan natin ng asukal kasi may asin yun kanina, mapait. Ay, mapait. Maalam. Ay, dapat pala may ano, may iba pa ako sa home. Ayan. Gusto ni Lola mas malambot. Kaya takpan muna natin. Malambotin natin. Oh, Dad, ano, ang palay, ang pait. Pait naman itong ang palay nato. Para akong uubuhin sa pait. Kaya ako nang asukal. Pamagreklamo si Lola. Ayun natin yung paminta. Para maiba nata. Ang pait, super. Ba yan? Ang palaya, lagyan ko ng itlog kasi ang pait. Wala, bakit ang pait niya? Tapos matigas, kaya lagyan ko ng tubig para lumambot. Dahil gusto ni Lola, malambot. Kapag ba nag
maliit lang itlog, kailangan bubbly. May marami na siyang bubble. Parang gagawa ng cake. Sige na maraming bubble. Ah, that okay lang. Sige, pigi lang. Thank you. Mag-whitey after ng bagyo. Oo, mag-whitey. Dahil hindi na malengke, eto ang gagawin. Kung ano ang natirang gulay sa rek, yun ang kakainin. Tingnan natin kung malambot na. Matigas kanina eh. Okay na sa akin yun pa, yung ano, yung malutong-lutong yung ampalaya. Pero si Lola kasi, gusto niya malambot, lahat malambot. Kaya kailangan palambutin. Pero pumait siya. Ewan ko. Sa pagkakalaga ako siguro sa tubig. Ewan ko dyan. Mambut ka na, gutom na ako. Huwag kang kakait na. Iba na kulay niya. Kanina green siya. Ngayon nagiging yellow na. Ang pwede na siguro. Dagay natin konting mantika. At dahil mapait nga, lalagyan ko ng asukal. Lalagyan ng asukal. Lagot ako kaya ang. Pero wala si ang. Kaya, okay. Anong hindi nakita? Ilalapit ko sana. Kaya naman. Ayun na. Yan, luto na yan. Luto na yan. Takpan muna natin at kunin ko yung kawali para sa sinapag. Yan lang siya para mas lumambot pa yung ampalaya.
Again, enjoy your lunch. Ako magsasamaga at nang makakain at yung kami ni Donna. Ako'y gutom na rin. Meron ako ditong bawang. Okay. Konti na. Pa natin. Ingay na naman siya. Lunch mo, Ted? Whitey, whitey. Kapag kami lang ni Lola, mahilig kami sa bawang. Pero pag nandito yung amo kong babae, wala kami ng bawang kasi ayaw niya. Ngayon, mag-enjoy sa fried rice na may bawang. Pwede naman initin sa microwave yung kanin, pero si Lola, mas gusto niya sa apoy iniinit, kaya ito na lang, fried rice. Napaitan yung tiyan ko sa Ampalaya. Ngayon, nadyan, nadidig kayo. Yan, hayaan muna natin yan. Uminit. Sakpan natin. Ay, mali yung takip ko. Maliit. Ito yung ating ampalaya. Yan. Ilagay ko na po naman. Malambot naman na. Ewan lang kung pasado yan kay Dota. Gutom na si Lola. Sinilip niya. Mabuti nga yun, Dad. Yung ano, yung hindi masyadong kakain ng kami, di ba? Pag nasanay, okay. Tapos isda. Ganyan naman sa probinsya, di ba? Yung mga ano, mga pagkain sa dagat o kaya sa ilog. Mas ano nga yun, mas maganda sa katawan. Kaya lang, ako, hindi ako talaga mahilig sa seafood. Mainit na, pero walang lasa. Kuha ko ng chicken pot.
Yan ko ng chicken powder, walang lasa. Ang lasa ng bibig ko ay lasang amporeo. Yung tinikman ko kanina. Hindi ko nalasahan yung ano, yung patis. Mamaya, lagyan ko yung patis sa kay Lola. Ganyan lang. Wala. Yan, luto na yan. Ah, luto naman na siya dati. Ibig sabihin, mainit na. Okay. Okay. Pwede pa natin dagdagan. Ibusin ko na nga ito. Wala nang paglalagyan ng mantika. Wala nang paglalagyan itong bawang natin. Sinagay ko na dito sa我都不会干了啊！午餐节目，我啊，没话，你说哪里唔系唔系？如果你话工作啊，别的点钟就落咗咧，你人翻工咧，个个拥晒翻工咧，就系犀利噶嘛。所以听闻佢可能都有呢计划啊，特登整埋整到嘢，成日就系爆粗口，就系风平浪静嘅日子。今日午餐节目啊，咁啊几好。个个都休息，系咯，今日咁好啊，篮球都有几钟啊，食得啦。话咩？你琴日点啊？都好多话。我系咪我琴日啊？系啊，琴日点啊？佢冇食啊嘛，系食得系我食啊嘛。系啊，我哋食点包啊？晏昼啊，晏昼食噶。晚食完饭，晏昼，要晚佢食完饭嘛？我本来话你话整饭食嘢，我收俾佢食饭，晏昼食咩真？我哋有冇够送啊？唔够。我哋食咩？豆餸啊！食豆餸齋，食齋。係啊，食齋。煎咗啲蛋，我哋食係琴日朝頭早係煎咗啲蛋，新鮮同埋食啲齋，滾咗嗰啲湯，嗰啲咩啊？嗰啲青瓜同埋黐瓜，嗰啲合掌瓜，係豆瓜嚟㗎。唔係有冇菇嚟㗎？瓜咁樣有冇啊？哦，個係咩？我話佢哋叫佛手瓜。佛手瓜，佛手瓜有個解嘛，你冇嘛？好似冬瓜嗰個細細個咯。係咩？咁唔知喎，但我覺得有啲皮嘅。係咩？嗰啲係唔使擺皮，係要剝個瓜㗎嘛？有冇啊？切瓜，切瓜，咪切瓜有冇菇啊？咁我俾豉油冇佢淡噶，呢個有鹽咯。我有鹽就，你食個食齋，食齋啊！冇番茄，冇俾番茄就好。你唔中意番茄啊？唔中意番茄，俾幾撮？係啊。我唔中意番茄，係咁樣先就好啲。整番茄，sabi ko, ano, nakalimutan kong bumili ng kamatis. Ayaw daw niya ng kamatis, ganyan lang gusto niya sa ampalaya. Lagyan ko na lang ng ketchup sa ayan. Sakto lang sa amin ni Lola yung pagkain.
Pero yan, kulang pa yan sa akin, kaya lang wala na. Wala lang pa. Eh, meron. Doon, malamig. Eto. Dito na lang ito. Sobra yung ampalaya. Mamayang gabi, kainin ko yan. Tan mo na siya. Saglit lang. Kuha ko na ang keta. Ito ang ketchup upside down. Yeah. Tomato ketchup. Up. Ito. Ilalagay dyan ang ketchup. Walang butas. Ayan. Wala pala siyang butas. Bakit walang butas yun? Ay, hello po, Ate Mary, nandyan ka pala. Hello, Chadabid. Hello po, Sis Mary, nandyan ka po. Ayan. Ayan. Ganyan ako kumain ng ampalaya. Nilalagyan ko ng ketchup. Kasi si Lola ayaw niya ng kamatis. Kaya may ketchup daw. At ang partner ng ating lunch ay kape. My never-ending coffee. This is the brand. Hindi po yan sponsor. Ang sugar namin ay light brown. Happy New Year! Sabi ng aking cup. Para iwas diabetes, konti lang ang asukal. Konti lang din ang kape. Sabi dito ay 1/8 teaspoon. 1/8 teaspoon, pero ano yun siya? Nasa taas, kaya 1/4 teaspoon. 1/4 teaspoon. 1/4 teaspoon na kape, tapos 1 teaspoon na, less than 1 teaspoon yung aking. Kasi maliit yung aking cup. Yan. Very light lang ang aking kape. Kasi po, lagi masakit aking tiyan, kaya bawal ang masyadong acidic na pagkain. Pero, hindi po natin kayang tiisin na walang kape. Kaya, yun lang. Kulayan lang natin yung ating tubig na maliit. Ganun lang ang kape. Branded ba? Nainit, napaso. Alin muna natin yung ating pan. Eh. Ayan, tara na. Sa labas, kakain tayo. Upo tayo. Kutsara, kutsara. Tara, sa labas. Sa sala, nandun ang dining area. I-tour ko muna kayo sa labas kung kaya ng aking signal. Kung hindi kaya, hanggang bintana lang. Kitain natin ang view sa labas.
Ayan ang view. Yung mga halaman nandyan sa baba kasi nung bumagyo, ayan pa siya yung halaman. Ayan. Nandyan sa baba yung mga halaman kasi pag doon siya nakapatong, bakali pa rin ang hangin. Yan. Typhoon 8. Pag typhoon 8, ano yun siya? Typhoon 3 dyan sa Pilipinas. Kaya dyan nakatago yung mga halaman sa baba. Ayun yung aking ano, malunggay. Kita nyo? Ayan, may bubuyog. Hindi tayo pwedeng lumabas kasi meron bee. Baka pumasok at tayo ay kagatin. Ayan. Eh, malabo. Malabo siya kapag nakaharap mo. Ayun yung ibang halaman. Ayun yung malunggay. Ayan yung maliliit ang dahon, malunggay. Sa kabila, tingnan natin yung halaman natin sa kabila. Ayan, aray, nabangga tayo. Ayun, ayun, yan, mas malinaw pala pag... Diyan, namumulaklak na yung mga orchids ni Amo. Ay, ano ba yan? May harang. Hindi kita, may harang. Ayan, nandito sa kabila. At dahil na may araw doon, hindi masyadong kita. Pag ganito nga. Ayan. Ayan. Hindi tayo marunong humawak ng camera eh. Ayan yung mga orchid. Ayan, sa labas. Nasa second floor kami. Tapos, ang first floor ay mga shops, mga tindahan. Ayan pa yung aking vacuum. Nabitin yung aking pagbabacuum kasi oras na ng kainan. May piano si Amo, pero hindi ako marunong tumugtog ng piano. Ngayon, kakain na ako. Ako ay gutom na. Yan. Samahan niyo ba akong kumain? Sige, samahan niyo akong kumain. Hi, morning. Katabi ko yung pusang maliit. Ano tayo? Kaya na po. Ito ang aking pagkain na niluto. Yan, yan, yan. Kakain na. Ano yun, Muneng? Kinakalabit ako ni Muneng dito. Dito siya sa tabi. Kain, kain! Kain na ba kayo? Wow! Steam okra. Si okra. Gusto din ni Amo ang okra sa kanito lang. Kaya lang, mahal ang okra dito. Ang tunay. Oo, ito mo siya kaya ma. So, may ito malbuk sa buhusan ting ah. Tani kaki na. Kit yung yaw ah. Ko ko chot hui ma yung kaki ye. Ang pahong ka po ito kaya ma. Buhusan ting. Ito mo siya kong kong may siya po buhusan ting. Okay, boy. Oh. Tao sinta. Ayun mo. Naman, ang daming talent si Bernadette. May keyboard ka diyan? Sana sa inyo. Ah, alaya. Sino may gawa ng alaya? Ikaw din? Sarap naman. Oh.
con cái ông cái người thì có thể Ako pang himagas ko yung breakfast ko. Banana cake. Di pa ako nakakasubok gumawa ng halaya. Mahirap ba? Alam ko mahirap gawin yung halaya kasi halo, halo, halo. Di ba? Halo ng halo kasi masusuto. Pero sa lahat ng dessert, alam mo kung anong paborito ko? Gelatin na kulay pink. Pag meron nun sa handaan, kahit wala nang ibang pagkain, basta gelatin na pink, ayos na. Masaya na. What do you want? Guys? Ang kala kong ginawa mo. Diba maraming kamote dyan sa inyo? Yung younger sister ko, magaling gumawa ng mga, ano, ng mga kakanin. Tama ka. Mahirap. Mahirap yun. Yung younger sister ko at saka yung ate ko, pareho silang magaling magluto. Ako, trying hard. Trying hard sa lahat ng bagay. Talaga. Sa totoo lang. Matyaga lang. Oo, totoo yan. Sa gelatin. Yun talaga ang pinakapaborito ko sa lahat. Sa bagay, nasanay din ako. Pag Pasko, New Year. Meron yan. Tapos may sopas. Pansit. Pero hindi rin ako magaling magluto. Oo, alam mo, Det, yung ano, diba yung, ano, yung pahaba na gulaman na hinihimay-himay, yung dry, yun din, yun ang ginagawa ko. Si Lola, kakain ng mooncake. Yan ang kanyang panghimaga. Liga, liga. Liga, hay tinim. Patinim. Oh, patinim. O, si pahe ka mo. Loko ko. Pero, kasi, yaw kay ko pang yaw, hay to tay ka, no? Yaw chat ko pang yaw, hay to tay ka, ko, okay. Ikaw matabang, ako maalat. Tanda ko noon, nagluto ako ng ano. Ano ba niluto ko? Sinigang yata yun. Sabi ng brother-in-law ko, alon na lang daw, kulang dagat na. Hello, Pa.
بيه، سلامة بوسة بيجي. فين كنت؟ أيوة ما ألو ما أنو ما ينده تين ليش ما دلين ما دورو دبا يوم أيون أنو نيا أن لمبوت لمبوت نيا Lola, kumain ng mooncake. Sabi niya hindi daw masarap. Mas masarap daw yung binibili niya sa Canada. O eh, anong magagawa? Wala na siya sa Canada. Nasa Hong Kong siya. Ayan, malapit na ako mag 1 hour. Yay! Malapit na mag 1 hour. 47 minutes na, sabi ng telepono. Ha? Oo. Oh. Eh, masarap nga kumain pag may kasabay. Si Lola kasi hindi dito sa sala kumakain. Doon siya sa kwarto niya, paharap yung TV. Thank you, Dad. Si Amo, wala yung pasok kasi, di ba, bumagyo nga kahapon. Tapos, dahil hindi sila nakakapag-travel, every Wednesday, kinukuha niyang day off. Umalis naman, ewan ko. May inutos yata yung ate niya sa kanya. Inumalis niya. Sabi ni Amo, pag sinipag daw siya, dadaan siya ng palengke. Pero pag siya daw ay tinamad, hindi daw. Kaya, ewan ko, anong dala nun pag-uwi niya. Masarap kaya ulam mo. Di ba may ano ka? Sabi mo gulay, tsaka ano? Tawag dun? Okra? Yung okra, sinasaw-saw ko lang yun sa patis. Dahil mahal ang okra dito. Ano? Pag bumili ako, tinahalo ko siya sa soup, tinahalo ko sa parang pakbet. Basta may kalabasa, may sitaw, may alampalaya, may talong. Pakbet na yun sa akin pag naghalo-halo siya. Nagyan ng patis. Alam mo ba, Det, na ano, nagtanim ako dati ng okra, kaya lang, ang daming ano, yung mga hayop na puti dun sa dahon niya. Kaya, ano, hinayaan ko siyang mamatay na. Hindi ko diniligan para mamatay. Makati kasi, nangangagat. Dito sa Hong Kong, madami. Meron sa ano, sa mga restaurant, meron silang mga ano, yung parang maha sa atin, mga ganyan, meron sila doon. Iba-ibang flavor. Meron yung water chestnut, tapos meron din sila nung iba-ibang kulay, yung patong-patong ang kulay. Pero parang mga ano yun, parang mga jelly, ganun. Tapos meron din silang ano, yung mga parang mga ginataan, mga bilo-bilo, ganun. Pero yung style nila.
Mahilig din sila gumawa nung ano? Yung ano siya, yung giniling na sesame, black sesame, tapos minatamis, ganun, na may sabaw, may tubig. Si Lola? Hindi, ma. Ayaw talaga noon na ano na siya, nasanay siya na mag-isang kumakain. Kahit naman ano lang, magsangag lang yun siya ng kanin, lagyan ng toyo, tapos magprito siya ng itlog. Ganun lang. Ganun lang siya kasimple kumain. Ayan, ubos na. Happy naman. Si Lolo kasi, simula nang mawala si Lolo, doon siya lagi sa Canada. Tapos, madalas siya lang mag-isa sa bahay, siya lang mag-isa kumakain kasi yung anak niyang kasama sa bahay nagtatrabaho. Ayun. Hihira din sila nagsasabi. Ning, ano yan? May nabol siya. Nakita niya yung bubuyog na lumilipad. What's that? May nakita siya sa labas. Crazy outside. Nakita siya sa labas. What's that? What do you see? What do you see outside there? Eh? Oh, nakita niya yung bubuyog. Nakita niya yung ano? Nakita niya yung bubuyog. Ayun si Lola, si Lola. Si Muneng, may nakita siyang bubuyog. Tapos nanginginig yung bibig niya. Gusto niyang hulihin siguro yung bubuyog. Hindi naman niya mahuhuli. Ayaw na umayos yung aking camera. Hindi na ako makita. Ayan. Tapos na ako mag-lunch. Magkakape naman. Hala. Nasa work ka ba? Ala, ala, sorry, 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 Dad. Sinamahan mo kasi akong kumain eh. Sorry, na-late ka tuloy.
Marami ba kayo dyan sa work? Malapit naman ang mag hour. Mag 1 hour. Mag-out na din ako ng 1 hour. Saktuhin ko lang. Coffee, coffee. Hindi ko matutunan. Nasaan kaya yung camera? Sa taas, sa baba, at sa gilid. Kaliwa, kanan. Straight lang. Pero yung mata ko nandun. Kaya hindi ko alam. Hindi ako matuto sa ganito. Pag busog, masarap matulog. Wala na akong ginawa kundi matulog ng matulog since last week. Kasi masama ang pakiramdam since last week. Ako hindi ako masyado det mahilig sa ano sa mga malagkit kasi maano sa tiyan ko, mabigat sa tiyan ko. Ewan ko ba? Bakit? Simula pagkabata, ano, madaling sumakit yung tiyan ko. Lalo na kapag yung may mga gata-gata, ganyan. Nakakain ako konti, yung mga tikim-tikim. Pero meron akong kaibigan na pag nagluto siya ng biko, yung ano, yung best friend ng younger sister ko, pag nagluto siya ng biko, hindi sumasakit yung tiyan ko. Kaya ang ginagawa ko, magbibigay siya ng ano, ng malaking slice ng biko. Hatiin ko yun ng maliliit, tapos ilalagay ko sa freezer. Tapos pag gusto kong kumain, ilalabas ko lang yung small portion ng biko, tapos kakainin. Masarap. Hindi ko na pinapainit. Basta ilalabas ko lang siya sa ref, tapos kakainin ko na siya. Tapos makunat siya. Ang sarap. Magaling din siya gumawa ng ano, yung mga baked na sweets, dessert. Ako, lahat yung mga gawa ko, puro try, puro yung puro mga subok-subok. Pag pumasa, okay na. Ganun. Kaya, pag nag-bake ako, hindi, ano, hindi yung kumpleto, basta yung mabuo na siya, gaya ng cheesecake, basta, mabuo siya na, ano, na parang tinapay, parang cake, ganun, okay na sa akin. Kasi na, ano ko, nasasayangan ako na wala namang masyadong kakain dito sa bahay, ako lang. Si amo kong babae, hindi mahilig yun sa dessert. Si Lola, patikim-tikim lang. Kaya, mahirap magluto dito sa bahay. Ako lang mag-isa ang nagtsatsagang kumain ng aking niluluto. No! Uy, masarap yung palitaw. Gagawa ako. Diba, kayang-kaya mo naman yun? Diba, parang bilo-bilo. Basta, ano lang. Basta, medyo malaki lang yung bilog at saka pipisain. Tapos, ilalagay sa kamukulong tubig. Pag lumitaw, o, di palitaw. Tupig. Tupig, di ba, makunat ang tupig? Masarap lang pag mainit. Diba? Yun ba yun? Yung tupig? Ewan ko. Hindi ko rin alam yung mga pangalan ng ano, mga ibang kakanin. Ano? Meron nga akong biniling ano, yung ang tawag dito, yung dry na sago. Sabi ko,
gagawa ako ng ano, ng cathedral window. Yung gelatin yun na iba-ibang kulay kasi parang meron pa ako mga coloring dyan. Inabot naman ng sumakit ang tiyan ko, di hindi ako nakagawa. Tapos, sabi ko, gagawa ako ng cheesecake nung nakaraan. Inabot naman nga ng kaano na katamaran. Kasi, ang hirap gumawa ng malaking cheesecake. Pagkatapos, ilagay ko lang naman sa freezer para hintayin na mag-day off. What is it, sesame? Sesame, tawag ng tawag sa akin. Kahit kasi yung ano, kahit kasi yung pwedeng ilagay sa freezer yung pagkain, eh, wala namang space. Ang nakiting na ng rep namin, yung white color na yan na cabinet. Yan, dalawa yan. Yan, yung door na yan. Rep yan, pero sa loob, maliit. Maliit ang ano niya, yung mga compartment niya sa loob. Tapos yung freezer sa baba, malaki lang yung door. Pero yung drawer ng freezer, maliit. Yan! Tapos na akong kumain. Thank you po sa pagsama niya sa akin. Simula sa pagluluto, sa pagkain ng lunch, at sa pag-ubos ng aking kape. Thank you po sa inyong lahat na nag-BG sa akin. This is Meren Santiago, aka Cha the Bead. Sa aking inaanak, si Belle. Thank you, Nak, sa pag-BG. Sa mga anak mo na sinama mo sa pag-BG, sa iyong Angel, sa, kay Ring the Bell of Pinay Lifestyle in Taiwan. Kay Park Min Bell, kay Lun Lun GT, kay Cedric, apo, salamat, sumama ka kay Mama, magbantay kay Lola, sa aking kambal na si Maria, sa aking kapatid na nag-BG din, si Loy, at syempre especially sa'yo, kay Bernadette, sa bukid ni Kuya JM, salamat sa iyong pakikipag-chat sa akin dito sa aking live stream. Oo, oh, masarap nga. Kung yun ang tanda ko. Oo, busog. Nabusog din ako. Pero alam mo, yung ganong kanin ko at saka ulam, kulang pa yun sa akin kung hindi masakit yung tiyan ko. Pero pag masakit ang tiyan ko, ganun lang. Konti lang yung kinakain ko. After 1 hour, gutom na uli ako. Maghahanap na naman ako ng makakain. Yung tiyan ko, magulong ispilingin. Ma, hindi siya may problema siya sa pagtunaw pero mabilis siyang magtunaw, 'di ba? Ang gulo niya. Ayun. Nakaisang oras na po tayo at pwede na 'yon sa ating live stream. Sa susunod po uli, sana magkita-kita tayo uli at magkwentuhan, magluto kung ano ang nandiyan sa kusina na lulutuin. Sa'yo yung ganito, no? Yung may ka-chat, may ka-kwentuhan. Nakaka-enjoy. Sana, Det, makapunta ako sa inyo. Gustong-gusto ko mamasyal. Pag wala ng problema sa paligid-ligid ng ating mga bahay, pupunta ako dyan sa inyo. Para makapasyal. Pero sa ngayon, winner ma, winner sa pasasalamat. Thank you, thank you. Pero sa ngayon, kailangan nang magpaalam. Kailangan nang magpaalam ni host para si Bernadette makapagtrabaho ng maayos. Tapos, ako maglilinis na rin at kayo din makapagtrabaho, makagawa ng iba pa na dapat niyong gawin. Nasa kalahatian pa lang tayo ng araw. God bless you all and enjoy your day. Stay safe and
be productive. Napanood ko dun sa isang vlog na sana maging successful tayo sa mga maliliit na bagay every day. Pamana yan ni Coach Manny na dapat daw i-challenge natin ang ating mga sarili na makagawa ng isang accomplishment araw-araw. At ano ba yung nagawa kong accomplishment? Wala pa. Hindi pa ako tapos maglinis. Nakaluto na ng lunch. Pwede na siguro yun. Masaya si Lola sa kinain niya. Okay na yun. Accomplishment na yun. Sige po. Hanggang sa muli ng pagkikita. Thank you very much. Good afternoon and bye-bye!